pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Kaya hilingin natin na sa tulong ng kanilang halimbawa at panalangin, tayo rin ay maging masunurin sa kalooban ng Diyos. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababahang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos na aming mga ninuno, niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin na mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 ng ikalawang buwan, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Ilim at Sinai. Ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo
nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog nila tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang. Masagana kung dumating, yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nila ang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot niyong tulday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik
ay may binhig na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at inuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay, may tigsasandaan, may tiga-anim na po, may tigta-tatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, sa paligid nating natatanaw at ginagalawan, nakikita natin na kung ano ang puno, siya ang bunga. Yun ang natural na ating nakikita at nararanasan. Kapag ang puno ay mangga, ay di siyempre, ang bunga ay mangga. Kung abukado, yan, marami ngayon, ay di abukado ang bunga. Kaya ito yung natural na ating nakikita. Kaya maging sa buhay natin bilang tao, ito rin yung ating inaasahan at ito rin yung ating nakikita. Kung ano ang puno, siyang bunga. Kung ang puno ay mabuti, tiyak ito'y mamumunga ng mabuti at mamumunga ng sagana. Sa ating buhay, kung ang pinanggalingan ay mabuti, maganda, tiyak ang resulta, ang bunga ay maganda. Ngayon nga pinagdiriwang natin ang pagunita kina San Joaquin at Santa Ana, doon natin makikita na ang mag-asawang ito, sina San Joaquin at Santa Ana, ay tunay na nakaugat sa Diyos. So, mapansin natin na mula doon sa laing ito, pumili ang Diyos ng magiging ina ng tagapagligtas, ang mahal na Birheng Maria. Sina San Joaquin at Santa Ana, ang magulang ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Kung kaya nga, doon natin makikita, no, yung magandang pinagmulan. So, ibig sabihin, itong dalawang ito, no, sina San Joaquin at Santa Ana ay tunay na nakaugat sa Diyos. Kung kaya nga, mula sa kanila ay nagresulta ng magandang bunga. Ang ating mahal na ina ay pinili ng Diyos na maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mula doon sa ating talinhagang napakinggan, makikita natin ito na ang dalawang mag-asawa ay tunay na isang mabuting lupa na kung saan tumubo, no, ang isang magandang tanim at nagbunga ng sagana. Kaya pinapaalala din sa atin ang ating pinagmulan. Lagi natin alalahanin, tayo ay mga anak ng Diyos. Ang Diyos ang siyang ating pinagmulan sapagkat siya ang lumikha sa atin. Kaya nga, doon natin yung makikita yung napakalaking pagmamahal ng Diyos na bagamat tayo'y nagkasala,
Hindi niya hinayaan na tayo'y malubog sa kasalanan, na tayo'y mamatay, bagkos. Gumawa siya ng paraan para tayo'y magkamit ng kaligtasan, matubos mula sa ating kasalanan. Kaya nga, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na nag-alay naman ng kanyang buong buhay, nagsakripisyo ng lahat sa kanya upang tayo ay matubos, upang tayo ay magkamit ng katubusan. Kaya, sana lagi nating maalaala kung saan tayo nang galing. At nawa, mula doon, ay pagsumikapan natin na tugunan yung mga hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Dahil walang ibang hangad ang ating Panginoon sa atin, kundi tayo ay magkamit ng kaligtasan. Kaya, tumatawag siya sa atin at inaasahan niya tayo na patuloy na magsusumikap, na mag-alay ng sakripisyo upang tayo ay makasunod ng lubusan doon sa kanyang yapak, doon sa kanyang utos. Kaya, huwag tayong matakot na sumunod sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot na maglaan ng sakripisyo, magpasan ng mumunting krus, sapagkat tunay, ito ang magdadala sa ating lubos na kaligtasan. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan de Kristo,
Kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin. Sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyayang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan naraw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain nyo. At sumain nyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Ang sino man sa akin mananahan din ako sa kanya. At kung siya sagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Sa dilim at kababan, ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yari. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inangos sa dilim at kababan, ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yari. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, niloob mong silang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsano sa pagkainlaan sa mga anak ay pabanalin mo sa Espiritu ng iyong pagkukop sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po ang pakiusap, ito ang mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana ay mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay patuloy nating isinasagawa ang pagsasaayos ng extension area at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Sa mga may mabubuting puso nagnanais pa ring maging bahagi ng pagawain ito, makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mayigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Cligo or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala din po na huwag kayong mag-iwan ng anumang kalat sa inyong mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ng ating main arch entrance na tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito, isundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya. Sa Panginoon, umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.